Hello everyone, my name is Respy at sa video na to, gusto ko lang mag-share sa inyo patungkol sa pagbabalik loob sa Panginoon. Marami kasi sa panahon ngayon na iniisip nila ang way para magbalik loob sa Panginoon ay sa pamamagitan ng paglapit sa simbahan. Wala naman pong problema yon. Pero ang pinaka-importante, ang pinaka-first step po para ikaw yung makabalik sa Panginoon ay ikaw mismo sa kanyang harapan. Alam mo po, may mga taong ginagamit ang Panginoon para tayo ay ma-realize natin ulit yung tunay nating kalagayan. At yun po yung purpose ng gospel, para malaman natin kung ano nga ba yung pinaka-dahilan kung bakit kailangan natin magbalik loob sa Panginoon. Kung paano nga ba tayo maliligtas. Doon po natin yun makikita sa pamamagitan ng gospel. Pero sa totoo lang po, ang pagbabalik loob sa Lord ay isang desisyon. Sinasabi natin, marami kasing iba na iniisip nila, pag nagsimba-simba ka, okay na, ligtas ka na. Hindi po. Maraming nagsisimba pero wala pong nangyayari sa kanilang pagbabago. Intindihan po natin, kasi ang pagbabago ng pag-iisip natin, diyan nag-uumpisa ang lahat. Kung dati, wala kang interes sa Lord, pero nagkaroon ka na ng interes. Alam mo, sa desire mo pa lang na gusto mo magsisi sa kasalanan mo, nag-uumpisa na ang journey mo sa pagbabalik loob sa Panginoon. Maraming nakabalik sa simbahan pero hindi naman nagbabalik loob sa Panginoon. Kaya nga po, hindi relihiyon ang magliligtas sa tao, kundi ang kanyang relasyon sa Panginoon. Maraming may relihiyon pero walang totoong relasyon sa Panginoon. Nasasayang lang yung pagpapagal nila pero wala doon yung pag-ibig nila sa Lord. At dapat isipin po nating mabuti na ang pag-ibig sa Diyos ay napakahalaga sa lahat. Maraming mga tao, iniibig nila yung mga bagay patungkol sa Panginoon, pero yung mismong Panginoon, hindi na nila iniibig. Naintindihan po natin? Like for example, gusto nila magsimba-simba, pero sa totoo lang, di naman nila love ang Lord. Di ba? Gusto nila, marami silang wisdom na nalalaman, pero sa totoo lang, wala na silang pag-ibig sa Diyos. May mga tao, mali ang motibo sa paglapit sa Lord. May mga tao naglalapit kasi ina-expect nila na sila ay mabibless. Mali po. Pero alam niyo po, ang pinaka-importante sa lahat is yung love mo sa Lord. Yung relationship niyo bilang ama mo at anak niya. Napaka-importante po yun. Na yun ang makita mo. Kung bakit kailangan mo magbalik loob sa Panginoon, kasi deserve ng Lord na mahalin siya. Deserve ng Lord na paglingkuran siya. Alam mo po, na ang pag-ibig ng Panginoon ay higit pa sa inaakala mo. Higit pa sa mga tao nagmahal sa iyo, sobrang mahal ka po ng Panginoon. At ang gusto ng Lord, ang pagbabalik loob sa Kanya, maraming namang problema. Kuya Respy, paano po ba ako magbabalik loob sa Panginoon? Simple lang. Magsisi ka sa kasalanan mo, tanggapin mo ulit siya bilang Panginoong tagapagligtas mo. Maniwala ka na si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ka ng kaligtasan. Manampalataya ka. At nang sa ganun, doon na nag-uumpisa ang pagbabalik loob mo sa Panginoon. At ang gusto ng Panginoon, talikuran mo yung mga bagay na alam mong ayaw niya. Kaya nga napaka-importante na tayo mismo, nagbabasa tayo ng Word of God para makita natin ano ba talagang gusto ng Lord mangyari. At sa pagbabasa natin, nandoon yung pangunawa. At once na nareceive mo na yung Holy Spirit sa buhay mo nung tinanggap mo si Jesus, ang Holy Spirit mismo ang magtuturo sa iyo ng katotohanan. Kaya nga po napaka-importante na tayo ay magpakumbaba sa Lord. At may gagawin ang Panginoon sa buhay mo. Sa mga oras na to, gusto ko kayo ipag-pray. Kung nanonood ka man sa mga oras na to, pakinggan mo itong panalangin na to para sa'yo. Iyoko natin ang ating ulo at ipikit natin ang mata. At ipag-pray kita. Sige, let's pray. For Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, we come to you right now. Nilalapit ko ang taong ito na nakikinig, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon. Maybe, ngayon niya lang to napanood, Panginoon, naniniwala ako, Lord, na inabot mo siya ng mensahe mo. Humihingi po siya ng tawad sa mga nagawa niyang kasalanan, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Kami nga po ay makasalanan. At kundi dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, kundi dahil sa pagkamatay mo, Panginoon, wala kaming kaligtasan. Lord, sa iyo lang. Ikaw lang ang magliligtas sa amin. Sa pangalan ni Jesus, iligtas mo po kami. Isulat mo ang aming pangalan sa libro ng buhay. At simula ngayon ay susunod na kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Salamat sa kaligtasan tinanggap namin. In Jesus' name we pray. Amen. So yun lang kapatid. I hope na sumabay ka sa panalangin na yun. At naniniwala ako na one of these days ay patuloy ang journey mo sa harapan ng Diyos at marami pa ang mangyayari sa buhay mo. Patuloy kang gagamitin ng Panginoon. Dinideklar ako na patuloy na mamunga ang naitanim sa iyo. Yun lang. God bless you. Sa muli, ako si Respy, sundalo ni Kristo, Kapanalig. God bless you!